Yan, magandang buhay mo, sir. Welcome po sa Sir Jeff TV. So, ngayong araw na ito ay rerebihin natin itong bagong tayo na mini gas station ng aking nanay. Ayan. So, magkano ba ang puhunan niya rito at magkano ba ang possible na income dito sa ganitong klase ng gas station? So, bago natin isa-isahin yan, ay sana po huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga video na aking gagawin. At syempre, huwag naman pong i-skip yung mga ads, mga sir, para suporta na rin sa ating channel. Maraming salamat! Yan, number one is magkano ba ang puhunan sa ganitong klase ng mini gas station? So, ang puhunan po dito is inabot po ng 1.2 million pesos yung pong pinaka franchise niya, mga sir, no? So 1.2 million pesos. Ang maganda naman dito is meron silang promo na kalahati lang muna, 600,000 yung idadown mo, then yung balance mo na 600,000 is huhulog-hulugan mo na lang. Although meron naman kaming pang cash, pinili namin na hulugan pa rin para yung pera magamit pa sa bukid. At ang agandahan nito, meron pa silang palibre na lechon, mga sir, no? Pag saan nila kakumuha ng franchise, no? So yung pin-franchise nga pala namin na company is yung Adelinks Corporation, ano? So ayan, napaaganda, mga sir. Bali, ang inclusion nga pala nito sa 1.2 M is yung pinaka machine niya. So yung machine niya po, napaka high tech, mga sir, ano? So meron siyang automatic na resibo na pipindutin mo lang, lalabas na. Tapos kagandahan nito, kahit wala ka sa pwesto mo, is meron siyang SIM card na ilalagay sa loob, automatic i-text nung machine yung may-ari kung may nagkarga ba. So ganun ka high tech itong si Adelinks. At isa pang nagustuhan ko dito, mga sir, no, yung pinaka machine niya is solar, ano, so hindi mo na siya kailangang isaksak sa kuryente para magkarga. So ang maganda rito is nakabawas ka ng expenses kasi nga solar siya, no? Kahit maghapon mo siyang gamitin, walang problema. Pero kung mawala naman ang kuryente, wala pa rin problema. Kasi pwede mo naman isaksak ito sa kuryente para magamit. Yan, tapos may libre na siyang 3,000 liters, mga sir, ano? So 1,000 sa diesel, 1,000 sa premium, at 1,000 sa unleaded. Ngayon kasi opening namin, meron kaming palibre na 100 liters o 100 stub na pinamigay. So pag naubos namin yung 100 liters na yon, is papalitan pa ni Adelinks, no? So 3,000 liters nga. O bali 3,100 lahat yung ibinigay ni Adelinks kapag nag-open ka ng ganitong negosyo. Yan. Tapos ang maganda pa dito, kung franchise kasi, although may franchise fee siya, ang maganda, meron silang tech support, ano? Technical support kung anong masira, kung anong problema. So meron kang pwedeng tawagan, meron kang pwedeng papuntahin sa pwesto mo para ayusin, ano. So yun naman ang kagandahan nung naka-franchise, hindi ka na mong problema sa bayarin sa tagagawa, sa technician. Libre na, ano, kasi nga naka-franchise ka pa. Nga pala, mga sir, no, yung pinaka-housing nitong gas station natin is hindi pa kasama dun sa binayaran namin, ano. Bali kami pa nagpagawa nun, inabot pa yun ng 50k or 6, kulang 60,000 yata yung ginastos doon, pati yung labor materiales. Yan, mga sir, pag-usapan naman natin kung magkano ba yung possible na kitain sa ganitong klase ng mini gas station, ano. So inobserbahan namin ito after 1 week na operation namin. So itong video na ito is nakalipas na yung isang linggo bago ko ito ginawa, ano, bago ko ipinroduce itong video na ito. So naobserbahan namin
yung kita, ano? So ganito kasi ano, sir. Bali, ang tubo kasi natin sa per litro ng gasolina is umaabot ng 5 to 10 pesos per liter. So depende sa iyan, depende sa may-ari kung magkano ba yung ipapatong mo dun sa gasolina. So mag-compute na lang tayo, sir, sa pinakamababa, ano? Para hindi naman masyadong gahaman yung patong. So sa 5 pesos times 300 liters, mga sir, maghapon, no? So pumapatak na po ito na 1,500, no? Yung kita mo sa isang araw multiplied by 30 days, so pumapatak na 45,000 per month yung kinita mo. So ganun din, maganda rin yung kitaan, ano, kesa yung pera mo nakalagay lang sa bangko, hindi yun kikita ng 45,000 per month. Ang maganda pa dito, meron itong peak season, mga sir, no? O meron ding possibility na kapag bumaba yung gasolina, lalaki yung tubo mo. Kung gusto naman, lakihan mo yung patong mo. So, sa 7 pesos na lang, mga sir, kwentahin mo sa 7 pesos times 300. So, pumapatak na 2,100 yung kinita mo sa isang araw times 30 days, that is 63,000 pesos. Ganun siya aganda, mga sir. Eh, how much more? Kasi meron tayong mga peak season, eh. Yung anihan, tsaka yung sakahan, no? Yan. Sa sakahan, mga sir, kasi ang malakas magpaarga dito, lalo na pagka yung mga nagbobomba, ano? Nagbobomba ng kanilang mga sakahan. Although may irrigated dito, yung kasi mga nagpupunla is nagbobomba yan, eh. Bobombahin muna nila yung punlaan nila para magkatubig yan, mga sir. Tapos syempre yung mga traktora, yung mga hand tractor, yan yung mga malalakas magkarga. Pagkasakahan naman, yung mga reaper, mga sir, yung mga reaper, yung mga truck. So yun po yung malakas bumili ng mga diesel, kasi hindi lang galon-galon kundi halos drum-drum pa nga yung pinapaarga nila. Yan. So hindi lahat pwedeng magtayo ng gas station, mga sir, no? Kasi ang kagandahan, ang naging advantage lang naman kasi nitong gas station namin is malayo siya sa highway, almost 10 to 15 kilometers ba? Hindi ako sure, no? Pero malayo, talagang malayo itong barangay namin sa highway. Tapos ang kagandahan nito is talagang marami ng tao dito sa barangay namin. Tapos yung harapan namin is cool, ano? So maganda na nakauna na kami sa ganitong klase ng negosyo. Kasi talagang necessity naman ang gasolina. Hindi naman ito naluluma, kumbaga. Kasi permis na araw-araw na kailangan ito ng tao, no? So pag aalis ka, pag maghahatid ka, parang pagkain na rin, no? Parang kasama na siya sa basic needs. So yun, mga sir, no? So pag peak season, possible na madoble pa yung 63,000 mo. So pwedeng maging 126,000 pa kung peak season. Kaya pala yung mga gas station na malalaki is patuloy pang nag-e-expand, ano? Ang dami na nilang branches. Kasi talagang maganda nga pala ang kitaan sa ganitong klase ng negosyo. So yun lang, mga sir, no? Sana nagkaroon kayo ng idea sa ganitong klase ng negosyo. So pasubscribe naman bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat! Ingat!